So, hello, hello ulit po mga kapusa, katropa, katokayo, Davver Cats, and sa lahat po ng mahilig sa cat. Ayan. So, andito pa rin si Miss Fiona. So, ito po yung part 2 ng ating vlog, yung about sa complication. Number 2, after manganak ng ating cat. Ito yung metritis or endometritis. Ito yung inflammation sa uterus, dun sa bahay, bata ng ating cats. So, ano ba yung mga sign and symptoms para malaman natin meron siyang metritis o endometritis o yung namamaga, yung uterus. Number 1, symptom. So, ang sign nito is makikita within 3 days, no? Pagka panganak niya, nag-labor. So, 3 days, makikita natin yung ating cat na talagang nanghihina na siya, lethargic, no? Wala nang ganang kumain, mabaho na yung discharge niya. Mula nung nanganak hanggang 3 days, may lumalabas na dugo o yung liquid na lumalabas sa puwerta niya na ang baho. So, may nangyaring ganyan ng case kay Sir RJ, no? Sa Pampanga yata siya. So, nanganak yung pusa niya. Okay naman, nagpa-daddy pa eh, ilang araw. Mga 3 days, parang nanghihina na yung pusa niya, namamatay yung isa-isa niyang kuting. So, dun nalaman na, yun nga, sabi niya may lumalabas pa rin na, ano, na mabaho. So, dinala niya na dun sa vet. Tapos binigyan na ng gamot. At sinuplement na lang, pinadede yung mga kuting. So, yun, namamaga yung uterus. Matigas na yung, pag tumitigas yung tiyan ng ano nyo, at di pa rin numinto yung pagdudugo, then mag-worry ka na, di ba? Kasi hindi naman normal. Lalo na kung continuous, hindi siya spot-spot. So, yun yung metritis or endometritis. Ngayon, ang solution din doon is dalhin na sa bet. Lalo na, ako naman nag-worry na ako yung first day, second day, hindi na kumakain tapos may discharge. Agad ko na dinadala sa vet para hindi na lumala at masave pa yung mama cat at yung mga kitten. So, yun yung number 2 complication. So, etong number 2 complication natin, makikita mo na thirsty siya, nauuhaw, pero nagsusuka. At hindi kumakain, tapos nanghihina na wala ng energy yung mommy cat. So, yun, kagad mo nang dalhin sa vet. Huwag ka nang maghintay. Kahit ipangutang mo na lang yan. So, I hope yun, clear yung ating explanation ng metritis, no, yung second complication. If you have any more question, i-comment po sa ating blog, sa ating TikTok or YouTube, yan. Pwede nating ma-answer. And don't forget dun sa mga first timer dyan, na follow po ako sa aking TikTok and sa aking YouTube account, Star Kitty Cat, and dyan din sa ating Facebook. Anytime po, just message me. And I'll be happy to assist you. Yan. So, follow for part 3 dun sa number 3 complication at ng ating ma-i-describe. Yan.